Morning everyone, so welcome to another piece of our tutorials. By the way, Merry Christmas to all of you. So wala akong magawa ngayon, so I decided na mag-create ng full tutorial ng ating piece of software. Kasi marami nagtatanong kung paano mag-set up ng software from flashing to testing. So I will just make it quick as much as possible. And itake lang yung mga kailangan natin. Kumahi naman po boses ko ngayon kasi madaling araw, ayoko maka-istorbo sa ibang tao. So ayan, mag-proceed na po tayo sa mga kailangan natin gawin. So first, I will just show yung mga materials na kailangan sa ating PC Wi-Fi setup. So I have a few hardware here. Nakikita nyo sa desk. Sorry sa video guys, sa video resolution kasi kailangan kong bawasan o babaan yung resolution ng video kasi medyo medyo lag kasi naka IP cam ako, so yun, naka broadcast na network, naglalag siya pag mataas masyado yung resolution. Binabaan ko na yung makikita lang, sana nakikita niyo yung ng maayos. So, ito yung mga konting materials na nandito sa table ko na kailangan natin. Though ito, hindi na natin gagamitin. Hindi ko na i-discuss o papakita yung pag-setup ng external access point. So, this is a USB to Ethernet adapter. This is a 12 volts 2 amps adapter. So, this is a custom board. Actually, hindi ko naman siya gagamitin yung ibang functionality niya. Magre-reference tayo dun sa ating connection diagram. So, ang kailangan ko lang talaga yung supply. And then yung supply ng Raspberry Pi, tsaka yung supply ng coin slot ng 12 volts. So, yun lang yung kailangan ko. Hindi ko na gagamitin yung iba. So, of course, meron tayong Raspberry Pi na connected sa ating internet connection. Ayan, medyo in-adjust ko lang ng konti yung ating camera para hindi redundant yung viewing kasi nakikita yung desktop. So, ayan. Ayan, proceed tayo guys. So, meron akong Raspberry Pi 4 then USB-C para sa supply ng ating Raspberry Pi 4 and some wires here, LED para sa ating indicator, and yan, mamaya gamitin natin yan. And of course, yung coin slot natin. This is an Allen coin slot. So, yan, nakita niya na yung hardware. So, proceed na po tayo sa ating upang kailangan. So, next, of course, kailangan po natin yung mga files na gagamitin natin sa ating pag-flash. Ano po ba yung mga kailangan natin? So, of course, number one po yung image natin. So, saan po natin siya makikita? Punta lang po kayo sa ating website, pcify.ph.com. Then, click download. Buksan natin sa ibang tab. So, pag-click nyo po yung download, i-redirect po niya kayo sa Google Drive. So, ito po yung aming drive na dito namin nilalagay lahat ng files na kakailangan ninyo sa inyong pag-setup ng piso Wi-Fi. So, of course, yung images natin. Nakikita nyo po sa images. So, ayan. 3.5.3 yung ating latest version. And also, the diagrams. Ayan. So, meron tayong PCFI diagrams. Diyan tayo magre-refer mamaya sa ating connection. And, okay. Other is the miscellaneous files. So, this is the software you might need para sa ating pag-flash and pag-extract ng image. So, yung pag-download, hindi ko na po siya papakita, of course, kasi that's very basic. Download nyo na lang po yung image sa drive. Meron na po ako ditong mga image file na ating ika-flash mamaya. Ang gamit po po pong pag-flash ay yung Win32 Disk Imager. So, yan, naka-install na yan. Nilagay ko na rin sa drive namin para hindi na kayo maghanap.
Also the Node MCU PY flasher. Lagi ko na rin dyan. And yung 7-zip na ginagamit namin sa pag-extract ng software namin. Or ng image pala, rather. So, naka-zip po kasi yan. This is 7-zip. And yung iba, sabi nila, nag-error siya sa WinRAR or sa ibang software. So, we suggest na gamitin nyo itong 7-zip for 64-bit and 32-bit. So, yan. Hindi ko na-install yung mga yan kasi naka-install na yan sa aking PC. So, ang sunod natin gagawin ay papakita na natin yung pag-flash ng image. So, meron po akong SD card dito. Actually, meron na po siya naka-flash na image, which is Orange Pie image. So, i-overwrite ko lang siya. Lalagay ko lang siya sa ating SD card adapter. So, ayan, nabasan nyo na. Then I will run the Win32 disk imager. Sorry guys, kung mahina boses ko, medyo paos, antok na ako. So run ko lang. And automatic nyo naman madedetect yun. Siguro by letter kung ano yung mauna. So depende. Pero ang kailangan nyo dyan ay yung well, pag sa Orange Pie kasi talaga isa lang yung nade-detect niya. Pero pag Raspberry Pi kasi may boot pa yan. Saka yung isa. So ito, isa lang yung nade-detect niya, hindi. Pero pag Raspberry Pi may boot. Yung boot yung isi-select niya. So yan, hindi yung SD card natin. Ang gawin niya lang, isi-select niya lang yung image. Yung image file. So tayo sa link. Or sa folder ng ating image files. Then, select ko lang yung pang Raspberry Pi, RPi 3.5.3, yung ating latest na image. So, I will just click right. Continue ko lang. Ipo-format niya na yan. So, no need to format to FAT32. Ipo-format na yan ng Win32 disk imager. Hindi niyo na kailangan pang gawin yan. Pero sometimes, may case na nag-error siya. Kinakailangan siyang i-format. Ang ginagawa ko, pumupunta ako sa disk management. Ayan. Then lang natin mag-load. Ayan. So, dito makikita nyo yung drive nyo. Ito yung Orange Pi. So, ang ginagawa ko, dinidelete ko yung volume, then pinaformat ko siya sa FAT32. Kasi, yun nga, minsan nag-error. May, hindi ko alam bakit, pero yun. Yan, para malinis, gawin nyo yun. Pero, bihira ako ginagawa yun. Ang ginagawa ko lang is just proceed. Click yes. So, mag-format na yan. Automatic. Then, ipa-flash na yan yung image. So, ganun lang. Antayin natin na matapos siya. Babalik ako after na matapos siya. And, bumalik ako kahit hindi pa siya tapos kasi papakita ko na po sa inyo kung paano mag-set up ng hardware. So, habang nagpa-flash, pakita ko na rin sa inyo to. So, ito again, hindi ko na ito i-demo. So, alisin ko na ito sa desk. Yun po yung kailangan para sa access point or external access point. So, yan. Buhayin lang muna natin siguro yung ating supply. Sa ko lang to. Sorry kung medyo shaky yung ano, yung camera. Ayan. So, habang nagpo-flash, gamitin ko na yung opportunity para hindi serial yung ating demo. Kasi sayang ng oras. Nagmamadali ako. Medyo matagal to guys. Kasi full tutorial to. Ayan. So, may supply na ako. Buhay na yan. Pag sinaksak ko yan dito sa Raspberry Pi, mabuhay na yan. Actually, pwede kong buhayin yung coin slot. Pag sinaksak ko to, baliktad to eh. So, yung itim yung positive. So, pwede ko siyang buhayin actually. White. Yung ground ko.
Yan. So, may supply na yung coin slot ko. Tanggalin ko muna. So, buhay na ating supply. Nagamitin na lang. So, habang inaantay natin na mag-flash, siguro ma-flash, mapakita ko muna sa inyo yung ating connection diagram. Ito sa PC5 diagram. I-zoom in ko lang ng konti para mas malinaw sa ating mga manonood. So, kailangan lang natin, ang ipapakita ko lang ay itong connection na to, yung walang relay. Hindi ko nagagamitin yung relay kasi optional lang naman. Actually, ito yung optional, hindi ito. Baliktad siya. Kasi medyo lalaki lang gastos niya kung may relay. Pero mas safe kasi. To isolate yung higher voltage dito, dun sa ating Raspberry Pi pin. Kasi kung gagastos ako ng konti, para lang alam kung safe na safe yung pins ko ng Raspberry Pi, gagawin ko kasi mas mahal ito kumpara dito. So yun, kaya siya may relay para safe lang yung ating Raspberry Pi pin. But then, lagyan nyo na lang ng resistor. Ito ay 330 ohms, kinapipaste ko lang. Pero kung mataas yung voltage nito, yung set pin, yung sinukatan ko kasi siya 5 volts lang, so okay lang to. Pero kung mas mataas, then go to a higher value ng resistor. 1K should be enough. Wala akong 1K, so ang meron ako ay 2.2K. Meron akong 2.2K na resistor dito. Wala akong 1K. Pwede na rin. Ang concept lang naman yan ay pu-pull down mo yung set pin kung naka-standby para ma-disable yung coin slot. Ganun siya, guys. So, ayan. Sana tapos na. So, malapit na siya. So, ang kailangan natin sa top, yung pinaka-importante, yung common grounding sa ating connection diagram. Kailangan na kailangan to, guys, na yung Raspberry Pi nyo at yung supply or yung coin slot nyo ay naka-common ground. So, kung separate po yung supply nyo ng dalawa, kailangan po yung ganitong connection. Yung akin kasi, dito, isa lang po yung supply ko. So, nasi-share po sila ng isang ground. So, hindi ko na po kailangan yung ganitong, yan, right, successful. Yung ganitong connection. So, ang kailangan ko na i-connect sa Pi, yung sa coin signal at itong sa enable, sa pag-enable, sa control ng coins dot. Ayan, tapos na po yung flashing natin. Set up lang natin yung hardware. Kunin ko lang yung SD card. Ayan yung SD card sa gilid. Oops. Ayan, lagay ko lang po siya sa ating Raspberry Pi. Sorry po if may naririnig kayong background noise kasi yung mic ko ay hindi or walang noise cancellation. Headset lang ito na ordinary. So malamang maingay siya. Tsaka may mga naririnig pa kayo sa labas na ingay. Bubuhayin ko lang siya. Guys, one thing to note, yung internet kailangan po yan para sa validation ng license, etc. Hindi nyo mara-register yung device nyo kung wala kayong internet. So, antayin lang natin siya mag-boot up yung Raspberry Pi. Mamaya ako nag-connect yung iba, siguro, sa ating connection diagram. Uunahin ko muna yung pag-setup ng ating software. Pag okay na yung software, tsaka natin ihimayin yung sa connection natin. Ang goal natin dito ay buhayin lang yung buong setup. Kumbaga, masimulate natin yung actual na operation ng machine. Makapag-insert po yun tayo. Yan, yan. Ganun po yung goal natin dito. So, mukhang buhay na yung ating Raspberry Pi. Let's check kung meron ng SSID na piece of Pi. So, wala pa. Ayan, meron na siya. So, yan po, may lumabas po na SSID na piece of Pi. So, at first boot up, ganun po yung makikita nyo.
sa Raspberry Pi, kasi po yung Orange Pi wala po tayong internal Wi-Fi. So, kailangan nyo pong maglagay ng external na access point. And kakailanganin nyo po nito. And external access point. Yung router nyo or So, ayan. Bubuka siya ng captive portal dapat kasi may internet yung desktop ko. So, yung Microsoft website yung binaksan nyo. So, close ko lang to. Yung then dito na lang siguro ko sa ating Google Chrome. So pag wala po kayong internet sa inyong cellphone or desktop, bubuksan niya po ay yung portal niya, which is yung portal.sify.com. Yun po yung bubuksan niya. So yan po yung makikita nyo sa first boot up. This is for the push notification, so you can click allow and proceed. Just proceed kung ano man yung sasabihin sa inyo. Makikita nyo dito meron siyang push notification kasi may internet ako, so lalabas yan. So para po lumabas yung mga buttons natin, kailangan nyo po register yung device nyo. Punta lang po tayo sa admin panel. To access that, just add slash admin doon sa ating sa ating portal domain, or you can access it also sa IP address niya, 10.0.0.1/admin. Yan lang po yan. So ating default username and password, so administrator and then admin 1, 2, 3, 4, 5. So, yan po yung ating default username and password. So, ganito po yung makikita nyo at first boot up. And then, kahit saan kayo pumunta na tab doon, mag-click kayo sa ibang tabs, ang lalabas po ay registered device or not registered. So, pag-clinic nyo po yung registered device, i-direct po niya kayo sa pcifyph.com login. So, kailangan nyo po ng account dito sa pcifyph.com. Simple lang naman po yung pag-register niyan. Pag pumunta po kayo sa website ng pcifyph.com, then click register. Go. Open tayo ng bago. Ganito po yung lalabas. Username, first name, last name, email address, and then password. So, may sasend po yan na confirmation sa email nyo. Then, confirm nyo lang. Na pa na-confirm nyo, okay na po yung account nyo, activated na yun. Then, pag-clinic nyo po yung registered device, yun na, i-redirect nyo kayo dito. So, kailangan nyo lang pong ilagin yung account nyo. So, login ko lang po. So, yun guys, na-login ko na po yung aking account. So, mapansin nyo, meron akong device na no license. Yan po yung kakaregister lang natin. Yan po yung Raspberry Pi natin. So, kanina nakita natin na nakalagay dun sa ating admin panel ay not registered. So, pag bumalik po tayo sa ating admin panel, sa ating nakalagay pa siya. So, nag-click ako sa ibang tabs. Ang lalabas po ngayon ay hiningi niya sa yung access token ng inyong pcifyph account. And dun po sa pcifyph account nyo, meron po dun na tab na access token. Puntahan nyo lang po yan. Then, click that one, copy. Balik po sa admin panel. Yan, re-replace nyo po yung text na nandito ah. Delete nyo yan, tapos paste nyo yung access token nyo. Then, click save. So, ito po yung credential ng account nyo. Yan po yung ginagamit ng ating software para ma-access po yung account niya, pcifyph.com.
So, ganoon lang po. Hindi niyo po to kailangan gawin ng sunod-sunod gaya ng ginagawa ko. Pwede niyo pong i-set up muna lahat dito sa server side. Yun sa kanya po i-reload sa machine niyo. Pinapakita ko lang po sa inyo every step kung ano yung nangyayari. Ano yung magbabago. So, balik po ako sa devices. No license pa rin siya. Ngayon, pag nireload ko po yan o pumunta po ako sa ibang tabs, ang lalabas naman ngayon ay no license. So now, kailangan nyo po mag-assign ng license. Tapos sa manage, yan. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Yung assign a license or assign license, kung may license na po kayo nabili, na makikita nyo dito sa all licenses or available licenses. So, ito pong viewing na to, hindi po to sa lahat ng user. So, pang distributors po ito. Kaya mapansin nyo, baka naiiba yung sa inyo. So, yan. Balik ako sa manage. Pwede kong gawin is request a trial. So, pag ginawa ko po yan, na-request ko na kasi ito kanina. Ata. So, yan. Pag ginawa ko po yan, nakikita ko na yung trial period ko is 14 days. Ito yung expiration. So, yan. Yung status. License type. Pag bumalik ako dun sa ating admin panel, and po, maglo-load na siya ngayon kasi license na po yung device ko. Naka-trial nga lang siya. Ayun, meron po akong 12 days pa pala. So, ayun, na-register ko na kasi siya kanina. Kaya nabawasan na siya. So, 14 days po yan pag first activate niya ng trial. So, ayan. Pag meron na po kayong license, gusto nyo assignan siya ng tunay na license, remove nyo lang po yung license para matanggal po yung ating trial license. Then, click assign license. Then, automatic po mag-a-appear yung mga available licenses nyo. Dito. Just click save. So, ayan. License na po yung inyong device. So, okay lang yan makita ng ibang tao. Hindi naman din nila yan makukuha. Sa account niya naman po yung nakaregister. So, pag nireload ko to, malamang hindi siya mag-reload. Pero, pwede nyo pong i-click to. Pang revalidate po yan ng license. So, magagamit nyo rin po yan pag bumalik yan ng vendor or desktop credits. Pag hindi siya nag-a-appear dito. So, i-revalidate nyo po yung license manually. Then, type nyo lang po yung sinasabi niya na confirm. Then, okay. Mag-revalidate po yun ang license. So, pansin nyo na license na yung type, yung license type na, license na yung nakalagay. So, ganun lang po yung pag-register ng device, pag-assign ng license, or ng trial. Ganun lang po siya kasimple. Pwede nyo pong gawin lahat muna dito sa Pizify account nyo, and then saka nyo na lang po i-boot up or i-reload yung dito sa admin panel. So, in that case, balik na tayo sa ating portal kasi tapos na tayo sa registration. So, makita nyo po kanina wala siyang buttons, ngayon meron na. Na-insert coin ka na, etc. So, ayan. Pag pinik yung insert coin, yan, nag-ano na po siya. Nag-account na siya. Pwede na po kayo maghulog actually. So, yun nga, wala pa akong nakaset up na hardware. So, ngayon, i-set up ko na yung sa hardware side naman. Pakita ko yung connection diagram ng ating Pizify. Pwede susundan natin para ma-set up yung ating vendor. So, una, i-connect yung sa ano muna yung gagawin ko, yung sa ating coin slot na part. I-connect ko muna yung coin signal pin kasi ito yung pinakamadali. So, punta tayo dito sa ating camera para makita natin yung ating hardware. So, kuha lang ako dito ng mga kable na available. Mga recycled na ano to, na gamit na 2-point wire. Actually, mga mail ito na ginawa kong email. So, connect ko lang po yung sa coin pin dito. So, hindi man siya mag-fit na fit. Ayan.
Kung mapansin niyo po, pag dito sa ating connection diagram, meron tayong 10 kilo ohms na resistor. Yan po ay pull up resistor para lang magkaroon ng specific or defined na state yung ating pin para maiwasan yung mga undesired na trigger or pulses. So, abit ko lang po siya. Babalik ko lang sa camera. Nga pala, yung connection po natin, lagi po kayong titingin sa inyong pin configuration. Ito po yung kinoconnect ko ngayon, yung coin stat, yung coin signal pin, which is GPIO2. Kung pumunta po kayo sa Google, then search lang po sa Raspberry Pi. GPIO. Search nyo lang po yung Raspberry Pi, kulang ng R. Yan yun na. So, yan po yung GPIO to, pin number 3. Ayan. So, dyan ko po siya kinakabit sa GPIO2. So, kapit ko lang. Hindi ko na pala lagyan ng resistor kasi meron naman pong internal pull-up yung ating Raspberry Pi. So, hindi ko na po kailangan yung resistor. Pero okay lang din na nandyan siya. Actually, yung custom board ano to ay may pull-up resistor. So, okay lang yan. So, next, nakabit ko na yung dilaw, yung coin signal. Then, ang sunod ay yung pang-trigger sa kanya, yung coin stat enable. Ito pong nandito yung pin configuration, yan po yung default natin. Ito, mapansin nyo na magkaiba sa actual. Kasi po, yung configuration na to ay para po doon sa aking custom board. Para hindi na ako setup ng setup. So, gawin nyo na lang po is i-reset nyo na lang yung pin. Yan, tapos apply changes para po magtugma siya dito sa ating connection diagram. Ayan, so kakabit ko lang po yung sa coin slot enable. Dito ay GPIO4, tapos sa ating pin configuration ay is GPIO3. So, dito po ay katabi niya lang yan sa pin number 5. So, kuha lang ako ulit ng isa pang to point. Well, ayan. Tapos kabit ko lang sa pin number 5 or GPIO3. Ayan. Tapos dito sa ating connection diagram, mabalik kayo. Dito, ito yung gagamitin natin, yung resistor. So, lalagyan ko siya ng resistor. Dito. Kabitan ko lang siya ng resistor. So, ito po ay improvised connections lang ha. Hindi po ito yung gagamitin nyo sa actual piece. Kasi maraming chance na magka-problema kayo. Hindi naka-fix yung mga connections. Kung pwede nyo ihinang, ihinang nyo. Kung pwede kung anong gusto nyo, basta ma-fix nyo lang yung connection. Hindi po yung mabilis matanggal. Kasi yun po yung nagkakost ng ating mga ghost credits. So again, itong resistor na to para sa safety lang po ng ating pin. Kasi kung magkaiba yung voltage noong set pin ng ating coin slot at yung ating Raspberry Pi. So, ayan. Nagka-problema ako sa resistor. So, ayan guys. Nakabit ko na siya. Ayan, pata ko lang. So, kinabit ko siya sa set pin. Yung sa bandang taas. Ito po yung set pin natin. Nakalagay set. Sa bandang taas po yan. Kasi po yung baba niya ay ground. So, taas. So, banggitin po na lang din. Yung ating coin slot ay dapat po ay naka-normally open. Or naka-NO. So, dapat nakataas po yung switch na to. Ito, mas maganda kung naka-fast. Para mabilis po yung pag-credit. And ganun lang po yung kailangan natin. Napaka-simple. So, gawin kong ganyan, ipapower up ko lang yung ating coin slot.
So, ang goal po natin dito ay hindi po para create ng magbuo ng isang buong vendor. Ang goal po natin dito ay maipakita lang yung software natin na gumagana at kung paano paganahin. Para baliktad. So, ayan po. Buhay na yung coin slot. Ayan, pakakabit na yung ating yung sa pag-enable ng coin slot at yung sa coin signal. So, ang gagawin na lang natin ngayon, itatry na lang natin siya kung gumagana nga talaga. So, dito meron po akong mga coins. Several coins. Ayan, 10 pesos. 5. Ayan. Pang 10. Siguro maghuhulog na lang muna ako. Magkatry ako maghulog. Ayan. Ayan po ay hindi pa tayo nag-click ng insert coin. Mapansin nyo. Hindi po yung tinatanggap. By the way, pag mag-setup po kayo ng set pin connection, ang kailangan pong setting ng ating coinstat enable ay naka-active high. So, yun po yung default sa ating software, naka-active high. But yung may mga relay, usually yung mga relay na nabibili nila is low triggered. So, dapat naka-active low. So, ito po naka-active high siya. Yun po yung dapat sa ganitong klaseng setup. So, pupunta po ako sa portal. And then, magta-try po ako maghulog ngayon. Siguro, pakita natin yung hardware. Tsaka yung software ng sabay. Ayan. So, pakita ko lang. And of course, sasaluhin ko po yung coins kasi po maingay. Ayan. So, click insert coin. Ayan. Tapos, insert ko lang po yung 10 pesos. Ayan, tinanggap po niya yung 10 pesos. Tansin niya 10 pesos po yung nag-credit. So, hulog pa po ako ng isa 10 pesos. Ayan. Isaluhin ko po yung ulit yung coin. Ayan. So, 20 pesos. So, ganoon lang po kasimple yung ating pag-setup ng ating piso wifi. Napakasimple lang po. Then, pag-clinic ko po yung go online, ayan, gumana po yung ating site redirection. So, ganoon lang po. May time na tayo. Then, sa mga features, siguro explore nyo na lang kasi napakarami po natin mga features dito. Meron po tayong site. Pwede nyo pong puntahan yung ating blog. Meron po tayo dito ng mga FAQs. Then yung features, yung list ng features, pwede nyo pong tingnan yan. Yung FAQs, kung may mga issues po kayo na na-encounter and kailangan nyo po ng immediate na sagot, meron po tayo dito ng mga nakalist ng mga possible nyo na tanong and answers. So, explore na lang po tayo kasi hindi po lagi ay masusupport namin kayo sa lahat ng oras. Medyo busy rin po kami. So, yun lang po. I think na-discuss ko na naman yung kailangan ko i-discuss sa ating tutorial. Hindi ko na siguro papakita yung setup using custom board kasi it will take time. Pero ito yung mga kable pa ako dito sa likod. Yun po yung para sa custom board. Yung iba din sa diagram, hindi ko na po pinakita. For example, yung switch. Ito po ay reboot switch lang. Kapag nag-short yung dalawang pin, kung ano yung nakaset sa ating pin configuration na power switch, yan po yung magre-reboot sa ating Raspberry Pi. Nang tama. Hindi yung bubunutin lang natin. So, kaya po siya nandyan. Then, yung isa pa ay yung proper boot up or power indicator. Kaya po namin nasabi proper boot up kasi hindi maghahay yung pin na yan or hindi iilaw yung LED na yan kung hindi po nag-boot up ng tama yung ating Pi. Kasi part po ng ating boot up sequence, saka lang po namin hinahay yung pin na yan pag na-execute niya na po ng tama yung ating mga scripts and na-run niya na ng tama yung ating mga services.
And then yung isa naman ay coin slot enable or insert coin indicator. Ito po ay nagbi-blink. Pag nag-click ka ng insert coin, nagbi-blink siya. Hindi nyo na kailangan ng blinker circuit para mag-blink. Nagbi-blink na po talaga yan. So, yun po yung purpose ng LED na yan. So, yun na po. I think okay na naman tayo. Napagana na natin ng maayos yung ating piece wifi setup. So, ganoon lang po kasimple. Hindi nyo na kailangan ng relay. Ganito lang na setup, gumagana na ating vendor. So, hanggang sa muli. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay at taga-suporta sa ating mga distributors na walang sawang na po-promote ng ating software. Thank you po sa lahat. Have a good day and Merry Christmas to all.